Yun. What's up, guys? Nandito ako ngayon sa rooftop namin. Hinahanda ko kasi itong aking pat bike na kare-reper lang. Ayan, nagkaroon siya ng sira, kaya pina-repair natin siya. In fairness, tingnan nyo, ang ganda ng pagkakagawa. Yun. So, ang susunod naman natin gagawin dyan, ipaparepaint ko na siya. Ayan. Matagal ko na itong hindi nagagamit, no? Tinabi ko lang siya. Kaya naka-MTB ako palagi. So dahil sayang naman kung hindi ko siya i-restore. Kaya yan. At buti may tumanggap ng trabaho na to para i-repair siya. Actually, napakahirap maghanap ng isang shop kung saan marunong silang mag-welding ng alloy. O ang tawag nila yata doon ay TIG welding. Nag-search ako sa Facebook, sa Google, kung saan-saan, no? Pero sa Facebook ako nakakita. Actually, may nag-repair sa akin isang biker friend din. Noong una medyo wala tayong tiwala, pero dahil nga kailangan na talaga niya ma-repair, nagtiwala na lang din ako. So yun. So pupunta na tayo sa kung saan pwede natin siyang ipa-repaint naman. At syempre pipili tayo ng isang magandang shop naman ng na pwede mag-repaint sa kanya. Okay? So tara na. So yun, naka-ready na yung aking frame and port para ipa-repaint sa Republic. Yan, nakalagay siya sa aking Honda Airblade. Kung itatanong nyo kung anong kulay yung ipa-repaint natin sa kanya, itutulad natin siya sa kulay ng motor ko na yan. Gagawin natin red. Okay, so in a few minutes, alis na tayo, okay? Yun, ang way ko pala ngayon ay papuntang Nova Liches. Nandito tayo ngayon sa dumaan ako dito sa Shelterville para shortcut at iwas sa traffic. First time ko lang makakapunta dun sa Republic, kaya pinag-aralan ko na yung ruta, kaya noong pa na gumamit ako ng map. Tsaka safe na safe dito sa dinadaanan ko ngayon. So today is Wednesday.
Nataon na wala akong pasok. Kasi ginawa kaming work from home. So habang wala pa namang trabaho na manggagaling sa opisina, eh tinaong ko na na dayuhin. Tinaong mo na na gawin itong pagpaparepaint ng frame ng bike ko. Kung tatanong nyo bakit ako naka-work from home, eh dahil sa pandemic, masyado nang dumadaming naapektuhan ng virus na yan. Palaki na ng palaki ang bilang dito sa sinatawag nyo na second wave. Pero kaya pati kami pinag-iingatan kami. So pinag-work from home muna kami hanggang until mag-release ng bagong memo ang management. Time check 11:23. Magla, medyo na nasa tanghaling tapat na ako nung bumiyahe. Medyo mainit na. Kakanan tayo dito. Alright. Medyo malapit na tayo. Ang nangyari kay kuya. Okay, nandito lang yon, nandito lang banda yon. Bago mag pure gold, ayun ang pure gold oh. Dito. Yun. Republic Powder Corporation. Dito nga, tanong tayo. Boss! Sa Republic? Doon sa Tubugan? Hindi, magpapa... Oo. Yung sa unang kanto na yan, sir, kaliwa kayo. Unang kanto, kaliwa. Oo, pagdating yung dun sa dulo, kanan kayo, dulo rin. Okay. Bandang kaliwa yan eh. Yun lang po. Pagdating yung sa dulo, sir, may makita kayo mga bakal-bakal dun. Sige, salamat, sir. Mabait si kuya, madali siyang kausap. Unang kanto, kaliwa. Pagdating sa dulo, kanan.
Diretso lang. Oh, may bakal-bakal. Wait lang. Kakanin pa ba ako? Hindi ko lang alam ah. Diretso na natin to. Dito sa Republic po. Dito po nagpapa-repaint. Sa La Parada. Yun, tama yung pinuntahan natin. Break time pa daw, so hintayin na lang natin sila. A few moments later. Okay, so yun. Naibigay ko na sa kanila yung frame and fork ko para ipa-repaint. Sabi sa akin nung nilimang tano, aabutin ng mga isang linggo. Ite-text nila ako, so nagbigay naman ako ng number doon para kapag tapos na eh ma-text nila sa akin. Hindi ko na natanong kung magkano. Importante kasi magawa na. So hintayin na lang natin yung text nila. So kung mapapansin niyo, puro mga bakal lang nakikita ko dito. Aluminum, bakal. Nire-repaint, may pinipinturahan din pala nila yan. Kaya, yun. Kaya tinawag siya na Republic Powder Coat. So yan, babay na tayo sa frame natin. Ando na. Alis na tayo. Several days later. Alright! Nakatanggap na ako ng text from Republic. So, pwede na natin kunin yung pinarepate natin frame. Papunta na tayo doon. Excited na ako. Woo! Kasi tent lang naman yan. Para di mapasok kayo doon. Ganda. Ang tawag sa kanya, powder coat, no? Ha? Powder coat? Okay. Marami nagsabi sa akin eh, maganda daw talaga pag gano'n nito. Oo, maganda ko pag hindi may mahal, maganda naman. Kahit naman sa wet tape, mahal din naman eh, di ba? Hindi naman sinasamblas to, napakukan lang. Ibang araw lang, ano, matamping hindi nila ako. Mabilis, ano? Hindi, apat na araw lang. Apat na araw, mabilis
Tayblade. Oh, yan. Yan ha. Kitang-kita nyo. Kakulay na ni Airblade itong aking bagong fat bike. Mas latest to, no? Oh, mas latest to. Mas malito to. Hmm. Mas dyan, siguro nasa 100 yung wala naman. Mga 109. Kasabayan lang ng ADB? Oo, oh, ADB. Oh. So, ayun. Tara na. Uwi na tayo, guys. Nakuha na natin yung kailangan natin. I can't wait na mabuo na itong ating fat bike. Gumagana ba? Alright. Ayos! Ang sarap sa feeling yung may na-accomplish ka ngayong araw. Yung alam mo may bubuuin ka at malapit mo nang mabuo. Parang pangarap lang yan eh. Slowly but surely. Nauuhaw ako ah. Nauuhaw ako. Kailangan natin bumili ng drinks. Saan ba may palamig yan? Sa malamig. Sa malamig. A few moments later. Yon. Road test. Ayan na. Yung road test ko na tong si Silverback Fat Bike. Namiss ko talaga mag-fat bike ah. Okay. Pabalik na kami. So ayan no. Gamit-gamit ko na ngayon itong fat bike. Medyo dumidikit pa yung bagong pads ng brakes sa disc. Hayaan lang muna natin na ganun dahil lalapat din yan.
Ang tagal ko nang hindi nakapag-patrick, no? Pero, ayun, naninubago na ako. Pero ang pagkakaiba ng fat bike sa mountain bike, pagdating sa fat bike, parang easy-easy lang. Mabigat nga lang. Pero kung nasa tamang gearing ka, makakaya naman. Sabi nga sa akin ni Mrs., bakit daw ang bagal ko? Sabi ko sa kanya, lumalakas ka na, kaya ka bumibilis. Hindi niya alam. Mabagal ako kasi naka-fatbike ako. So, ayan. Very smooth ang biyahe pagka naka-fatbike. Wala kang magiging problema sa mga lubak-lubak. Okay na okay ang takbo. Ang nagastos ko pala sa pagre-restore nitong bike ko, simula sa pag-welding, inabot siya ng nasa 1.5. Tapos, yung sa repaint, 1.3. Yun, so 2.8 yung naging gasos ko sa pagre-restore ng bike na to. Yun lang naman ang naging problema niya. Yung sira sa frame, paka-repaint. Ayun, gumagana na ulit. Hanggang dito na lang muna, mga kahingal. Kita-kits tayo sa susunod na vlog. This is Rolski TV. Sa next vlog, itatry kong makagawa ng solid na content para sa inyo. Pakilike na lang din yung video kung sakaling nagustuhan nyo ang content natin ngayon. Siyempre, kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure na nakasubscribe ka na para lagi kang updated. Thank you!